Okay, thank God it's Friday. Mga usaping dapat natin pagtuunan muli ng pansin. Ito po ang isyu at serbisyo. Atid sa inyo lahat ng PTV Cordillera. Ngayong hapon, mga ka-isyu kailian, ating pag-uusapan ang isang benepisyong handog ng kasalukuyang administrasyon para sa mga marilitang kababayan natin. Sa tulong po ng mga ahensyang naatangang siguraduhin na ang lahat ng mga Pilipino ay may bubong na masisilungan or bahay. Kung sino-sino po ang ating mga panauhin at kaugnay na rin sa mga dapat nating talakayin, narito po ang ating kasamang si Ferdinand Feria. Nalaka apabalay para ititunggal Pilipino. Ipagpatungpal ti Department of Human Settlement and Urban Development da ito'y amandato da, babaen kadagiti programa amang benepisyo iti karbengan ti tunggal pamilya, amang gunod iti arapaap da apagtaengan, nang runa dito'y Cordillera. Itaabulan, kabayatan ang maselselebraran ti National Shelter Month at addapay ang napairteng da iti amandato babaen iti panangilatang ti DHSUD CAR kadagiti na duma-duma a proyekto kan aktibidad iti tulong dagiti frontline figures dito'y rehiyon iti bandag ti housing industry. Maysa kadagiti mapadpadaanan iti selebrasyon itaabulan kat tipan nakaiuswat ti Housing Summit 2022. Daytoy kat joint project ti DHSUD CAR kundi Chamber of Real Estate and Builders Association Incorporated Baguio Benguet Chapter amang italo itinarimrimat ang masakbayan para iti housing and real estate communities. Itaaparang ti issue at serbisyo. Intay amuan dagiti programa para iti Shelter Month Celebration itaatawan. Kastamutan dagiti rumbeng ang mapadaanan iti Housing Summit 2022. Babaan ka dagiti mararaam a personalidad iti lubong ti housing and real estate industry. Para iti issue at serbisyo, Ferdinand Feria. Okay, hashtag angat ang pabahay sa IAS, mga kakailian. At ngayong hapon nga, makakasama natin ang tatlong leading figures sa real estate and housing industry dito po sa Cordillera. Our first guest, siyempre, welcome back. Nagbabalik po ang ating sa ating show. Narito muli ang ever gorgeous at very dedicated the public servant, director ng Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD, Engineer Mary Amoroso. Kumusta po kayo, Director? Welcome back sa ating show. Yes, Sir Edong. Thank you very much. And good morning sa Cordillera, Kabalay, Kaabong, Kakailian, dito yung Cordillera. Happy Shelter Month. Happy Shelter Month. Very hardworking yes. Director Kailian. Kaya imbagmat, nawayaan nyo mat nga pimasyar dito yung programa to yung ma'am. Dito iti paborito mi nga programa, Sir Edong. So, dito iti kananayon mi nga ifa-follow DJ Facebook kan DJ programa dito ay PTV4 and issue at serbisyo. Thank you so much, ma'am. We feel flattered nga kunadang rod. Yes. Before we go into the details sa mga ka-issue po regarding yung programs po ng yung sabi niyo housing summit and so on and so forth, okay, gusto natin siguro i-recall. Gusto natin balikan, ma'am. Ano ba tong DHSUD? Ano ba yung main functions niya, ma'am? Okay. Sir Edong, ganito 'yon. Yung ating Department of Human Settlements and Urban Development ay naipasa ito na batas noong February 14 no, of 2019. So ito yung merging ng dalawang ahensya ng gobyerno, which is the Housing and Urban Development Coordinating Council and the Housing and Land Use Regulatory Board. Okay. So ngayon, yung aming mandato dito sa ating opisina, meron tayong tinatawag na Housing and Real Estate Regulation and Development Division. Mm-hmm. So ito yung in charge sa pagbibigay ng lisensya ng mga subdivision projects natin, condominium projects natin na binibenta ng ating mga developers. So okay, ito din yung division ng ating ahensya na nagre-regulate ng pagbibenta ng mga house and lot packages. Medyo din, ano? Very din pala malawak ano? Malawak. Nalawa nga talaga 'ti scope at saka yung function ninyo, ma'am, no? Ano pa ba? Meron din kaming division na nangangasiwa under the Environmental Land Use and Urban Planning. Mm-hmm. So, ito po kami po ang nagbibigay ng technical assistance, no, sa mga municipalities including highly urbanized cities in updating and coming up with their approved comprehensive land use plan, zoning ordinance, and local shelter plan. Okay. Uh-huh. And meron din tayong nangangasiwa para sa ating pagre-regulate ng
Homeowners Association. Ayun, so, oh, ito yung, umiyar ako dyan. Yes, kasi member ka dito. Oh. So, housing, Homeowners Association and Community Development. Okay, and more. And more, yes. And more, ma'am. At the same time, isegue na lang natin, ma'am. So under supervision din po kayo. Sino-supervise nyo rin yung operation ng pag-ibig? Yes po. Attached agencies natin ang pag-ibig, National Home Mortgage, Social Housing and Finance, and National Housing Authority. Okay. Alam niyo po ba mga ka-issue, no? Ang October welcomes the celebration of National Shelter Month. Mm-hmm. At with the theme, Abot Kayang Pabahay Tungo sa Panatag na Buhay. Emphasizing po its mission to provide the safe and affordable financial housing options for Filipino family. O ito, ma'am, i-share niyo nga po sa amin how the National Shelter Month jump started. And why do we celebrate this? Okay, so presidential proclamation, Sir Eddie, yung ating number 662, no, na inilagay doon na ang month of October is a national shelter month. Mm-hmm. So ito yun, ipinaabot natin sa ating mga stakeholders, no, sa kababayan natin, na merong ahensya na nangangasiwa sa pagbibigay ng pabahay sa ating mga nangangailangan. So, people's awareness po ito na kailangan talaga na magkaroon ng sariling bahay ang bawat pamilya. Mm-hmm. So, ito yun yung parang i-enhance, i-uplift natin yung quality of life ng mga tao. Kasi yes, ma'am. Pag alam natin na walang bahay sila, so yung source of livelihood nila, napupunta na lang sa rent, no? Oo. So, nawawalan na sila nung panggasto sa education, correct. Sa food pa nila. So, kailangan talaga na magtulungan ng ating ahensya para magkaroon ng sariling tinatawag na bubong ang lahat ng pamilya, Pilipino. Oo, pero Ma'am Mary, ano? It's a fact, ano? Factual itong statement ng karamihan Pinoy, no? Sabihin na natin na ang sweldo lang is ganito, nasa regular pay lang siya, basic pay. Sasabihin niya po hindi na, nagrigat, tagpatak dati balay, nagrigat nga madanti si bukod nga baleta, anong nga kaya siya sweldo? Mm-mm-mm. Yun naman ang sinasabi. Juan, ngam itata, adati programa tayo, nga abot kaya sa lahat ng mga taong nangangailangan, no? Kahit na yung salary niya, monthly income, is 14,000. Mm-hmm. Mabalin nga gavel na ito yung programa ti ahensya. Sino lalapitan nila, ma'am? Pupunta sila sa local government unit. Magpa-rehistro po sila through the municipal planning or city planning and development office. Okay, very good. At yung what inspired the theme of this year's National Shelter Month 2022? At kung ulitin po natin, ma'am, Abot Kayang Pabahay Tungo sa Panatag na Buhay. Mm-hmm. Ang ganda ng tema, direktang-direkta sa mga walang bahay talaga, ma'am. Oo, kasi alam mo, Sir Eddie, ang ating national housing backlog umaabot na po sa 6.5 million. Mm-hmm. So accumulated ito through the years. So sa ating programang pabahay is kailangan nating mag-produce ng 1 million physical, no, housing units para mabigyan natin. So naangkop ito sa ating tema ng National Shelter Month. Okay. Although ang ating preparation ng National Shelter Month, sana noon pang 2 years ago na piniprepare po natin together with CREBA and other real estate or organizations. Mm-hmm. Oh. So naangkop po ito dahil ang aming thrust ng development thrust ng aming ahensya through the initiative leadership of our new secretary Jose Rizalino Acusar, yes po, na he enrolled this banner program of DHSUD under the administration of President Ferdinand Marcos Jr. Mm-hmm. So ito yung inilagay natin na theme ng, okay, National Housing Shelter Month. Okay, it came to my mind lang, ma'am. Ano ba yung common or concern kasi ng mga tao, ng pamilya, bakit nahirapan silang magkaroon ng bahay? Yung opportunity natin sa paghahanap buhay, alam naman natin na yung mga low income earners nanggagaling sa pinakamababang sektor, like for example yung ating mga laborers, yung mga nagtatrabaho sa mga department stores, no? Sila yun talaga yung nakikita natin nangangailangan, kasi hindi po nila
kayang bumili o bumili ng lupa at magpatayo ng sariling bahay. So, okay. Majority naman dito sa Pilipino, ilang percent lang ang mga blue-collared jobs, no? Mm-hmm. So, sa atin, more pinakamataas yung ating low-income threshold families. Okay. Nabanggit niyo po kanina yung tungkol sa programa po ng ating kasalukuyang presidente, yung pambansang pabahay program, ma'am. Mm-hmm. At isa sa mga highlights po kasi itong mga ka-issue, this year's National Shelter Month 2022 celebration. National Housing Shelter Month, ano to, ma'am? Is this celebration, naapektuhan ba ito ng pandemic nga pala? Wala tayo, no? Hindi tayo nag-celebrate physically o face-to-face noong 2020 and 2021. Yes, ma'am. Yes. Pero meron po tayong mga activities via Zoom. Via Zoom. Anong nung kaiba na naman na itong face-to-face na tayo ngayon, ma'am? Yes, can you tell us about this program na ngayon? Ang National Pabahay. Yan. Yes. Pambansang Pabahay. Pambansang Pabahay para sa Pilipino, Sir okay. Eddie. So, yung ating Shelter Month, no? Housing Summit to celebrate the National Shelter Month, ay marami pong mga nagpa-participate dito. Hindi po kaya ng department ito kung wala kaming partner sa private sector. Mm-hmm. So ika nga, sinasabi nga sa ating batas na ang national government nagpo-provide ng shelter pero in cooperation and collaboration with our partner in the private sector. Okay. So marami po tayong pakulo during the housing summit. So we have yung mga participation ng mga private sectors natin, private organizations, no, professionals. Kasama po natin dito sa ating housing summit next week. So kasama natin Sir Eddie ang Geodetic Engineers of the Philippines, we have the United Architects of the Philippines, the Philippine Institute of Civil Engineers, and our partner in the key housing agencies and our partner in the national agencies, ito yung sa OCD, yung DENR, LRA, ROD. So yung marami po. Marami. Yung ating off-air conversation, Tatay Ma'am, ano yung nag-confirm na sa inyo? Ilan ang mga LGUs ba? Or oo partner? Nga, Sir Eddie, marami. So 30 na ang nag-confirm na LGUs, no? Out of 67 LGUs in Cordillera. Ma'am, kasing init pa rin ang ating pinag-uusapan yung tungkol sa lupa, pagbebenta, at marami pang iba. Mm-hmm. Lalo na, ang dami mga fake news ngayon, ang dami mga nare-receive pa sa mga text, no? Mm-hmm. Kaya mag-ingat tayo. Okay. Kasabay ng mainit po naming ika nga, talakayan ka, Ilian, ni Director Mary Amoroso, inyo po narinig ang ilang mga impormasyong dapat niyong malaman sa ating pakikipag-talakayan po sa ating very hardworking director ng DHSUD. So, huwag po kayo maglilipat ng channel, ha, dahil sunod naman po nating makakapanayam. Ito na, ma'am, yung sinasabi niyo nating mga partners. Ang iba po nating panauhin ngayong hapon sa pagbabalik po yan ng isyu at serbisyo. Tetewa yaman naot ay damag. Paspas ay panangibaag. Sa'y pandinuan para sinili. Hashtag angat ang pabahay sa IAS sa mga ka-issue at napapanood din po tayo sa ating official YouTube account at PTV Cordillera at sa aming pong official Facebook page at PTV Cordillera Public Affairs. Isungay like and i-follow na. At ngayon naman po ay makakasama natin ang dalawa sa mga iginagalang respetadong Chamber of Real Estate and Builders Association na Incorporated or CREBA. Unahin po natin ang presidente ng CREBA Baguio Chapter. Please welcome ang ating kaibigan, Sir Fernando Tiong. Welcome sa ating show. Magandang hapon. Naimak nga manum, kala tayo amin, apo. Siak ni Fernando Tiong, current president of Chamber of Real Estate and Builder Association Baguio Benguet Chapter. Okay, thank you, sir. And also, kasama rin po natin, mga ka-issue, ang Housing Summit 2022 Chairperson
Siya rin po ang president siyempre ng RIBAP, Miss Maria Teresa Santillan. How are you, ma'am? Kumusta po kayo? Welcome din sa ating show. Magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood o nakikinig po dito sa PTV4. Magandang hapon po, mga kaibigan. Okay, salamat din po sa inyong time. So, Sir Fernando, Mr. President, before we talk thoroughly about the Housing Summit 2022, may we enlighten our audiences regarding CREBA and its mandates? Ano ba itong CREBA? Paano ba nabuo? Ano bang mandato po ninyo, sir? CREBA, meaning is Chamber of Real Estate and Builder Association. Okay. Meaning to say, is a organization of the real estate and builder. Developer, this is a CREBA. Our Baguio chapter and Benguet chapter is founded 1981. It's more than 40 years. So it's under National CREBA in Taibong, Philippines, more than 30 chapter. It's a organization, the real estate business. Okay. In other words, in layman's term, tapno mas nalaklakada nga maawatan, dagiti membro tayo, sir. Kat dagiti kadi dagi man aglaklako iti lote or paggatangan nga legitimate or kasano, sir, tapno mas maawatan da pay. Sir Fernando. Okay, the CREBA as of today is one stop shop. Sa member na organization nandito lahat yung mga license broker, appraisal, geoletic engineer, mga architect, interior designer, mga contractor, mga LGU representative, then mga builders, developer nandito lahat sa loob. So, is provide any business about real estate. So, itong CREBA is halos dahad ng Philippines, yan ang requirement. Is more than 50% member is a developer, builder, kasi sila magdidit sa mga real estate business in Thai community. Okay, in terms of legitimacy, Director, Mr. President, Sir Fernando, paano malalaman ng ordinaryong tao na itong tao na to na lumapit sa amin ay legit or valid sa membro ng CREBA, sir? Okay. About sa CREBA, sa membership, is very strict. Kino-qualify namin sila as may background sila ng maganda bago namin ipasok sa organization. Kasi ito is parang mother chapter of real estate business. Example, RIBAP is a Real Estate Association of Philippines, mga iba-iba organization is under the CREBA umbrella. Okay. So, ang pero CREBA man is we need a good example para sa lahat. Okay, thank you for that enlightenment. Kasla anak na gayam dyan niya. Under mother umbrella pala ang CREBA nung RIBAP, nung Real Estate Brokers Association, under kay Ma'am Maria. Okay, so babalikan ka namin mamaya, Sir Chong and Ma'am Santillan. Balikan ko lang si Director Amoroso. Yung we've learned that CREBA is DHSUD's main partner, no? This coming Housing Summit 2022. How long have DHSUD been associated with the CREBA, ma'am? Sir Eddie, ang CREBA noon pa na nandiyan lang sila under the Housing and Land Use Regulatory Board pa. HLURB. So alam natin na ang HLURB, now DHSUD, hindi po ito, wala po ito dyan sa kinalalagyan kung wala yung ating private partners. Mm-hmm. So, kakibat natin sila sa real estate, sa pagbibigay ng pabahay. So, sila yung in charge ng builders, no, contractors, builders, and developers who will develop high-rise or high-end, no, residential, commercial industries, mga ganyan. So, sila yung nagki-cater doon sa above marginalized member of the society. Okay. So, ang ating CREBA, very active po sila sa ating mga programa sa departamento. Mm-hmm. Sila yung nag-spearhead sa ating ngayon, Housing Summit. So, I'm very thankful for
CREBA and to all the sponsors na na sumasali po dito sa ating Housing Summit 2022. Pero in other words, siyempre, kayo po, DHSUD, talagang under your supervision talaga. Meron silang guiding principle, may guided din sila sa mga panuntunan ninyo. Yes, oo. Lahat po ng hindi lang CREBA, REBA, PAREB, ENRIA, and other real estate associations, under po yan sa ating supervision. So, hindi po sila pwedeng magbenta kung hindi po dumadaan sa ating ahensya. Ayun. Maliwanag na maliwanag, ma'am. Ano? Punta na muna sila sa opisina nyo. Yes, para to double check na lang yung status itong mga organization or yung mga membro na nagpapakita man ng kahit mayroong valid IDs. Yes, ano? Sir. Just one of the safeguard na measure yan. Ma'am, balikan kita, Director. So, kay Ma'am Teresa naman tayo. Ma'am Maria Teresa Santillan. So, isa sa mga board members ng, I understand, ng CREBA, at the same time, presidente rin ng REBAP. Can you enlighten us, Madam, our audiences, ang suki natin sa issue at servisyo about the Housing Summit? Paano po ba ito nagsimula? Gaano ba ka pressure on your part as the point person? Gusto ko yung sinabi mo, gaano ka pressure? Iyan. Anyway, nag-umpisa ito, actually, under pa kay Ma'am Mary Amoroso. Mm-hmm. This was in 2019, no? Mm-hmm. Nag-start ito. It so happened, I was also one of the participants then. Okay. Marami pong dumalo doon, dyan sa Housing Summit na yan. But this time, it will be under CREBA Baguio Benguet Chapter. Mm-hmm. Remember, naka 2 years tayo po, 2020-21, wala po tayong mga events na ganyan. Ito po, I can say na it's a blessing under CREBA Baguio Benguet Chapter, under the helm of our President, Fernando Tiong, to lead us in this Housing Summit 2022, which is happening on October 18, 19, 20, and 2021. Here po, mangyayari po yan sa New Town Plaza. Napakalapit po dito sa atin lahat. Nasa sentro po yan, very near all our events places and even mga parks like botanical. Napakalapit po ng New Town Plaza. Kaya po, ni-invite, ngayon pa lang po sinasabi ko na please, sa lahat po ng ating mga nanonood, punta po kayo. Oh, yung attendees natin pala, ma'am, kumusta naman na? Anticipated na itong event natin after 2 years. Oh, yes. We are so excited na hindi lang siguro we're expecting mga 300 participants or more. Kasi masigasig ang mga nag-i-invite. Even our mga organizations are invited dito po sa event po natin, the LGU, stakeholders, mga homeowners association, and even our prospective buyers are also invited po. Para pong napakalaking open house po nito, na one-stop shop, they can already select kung ano po yung gusto nilang bilhin. Whether it's condominium or house and lot. Actually, meron pa nga po nag-exhibit na mga hotels dito po and resorts dito po sa ating Housing Summit 2022. Okay. Na-excite na tuloy tayo, Director, pati ako. Ma'am, ganito na lang briefly. Ano yung purpose nga pala or objective nito, ma'am? At bakit sa Baguio pa ninyo napili? Actually po, dahil nga po CREBA Baguio Benguet Chapter dito and our regional director is from CAR, ito pong Baguio Benguet. Ito pong beneficiaries are coming from Benguet and some are from Baguio as well. So marami po, that's around 32 beneficiaries na pre-selected and there will also be raffle. Actually, kasama tayo doon kung gusto po natin sumali. Meron din po tayong raffle during the Housing Summit. It will be a very festive activities. On the first day pa lang po, October 18, meron na po tayong napakagandang motorcade na sasalihan po ng mga 50 cars ng mga sponsors and our stakeholders who will be joining us dyan po sa Convention Center, October 18, 7 a.m. Doon po mag-uumpisa ang ating parada. And then, iikot po yan sa session hanggang makarating po tayo sa New Town Plaza. Very exciting activity po yan. Please, punta po kayo at mag-e-enjoy po kayo sa mga events po natin. Lalong-lalo na po yung mga second day, third day na meron tayong symposium. And of course, we will also honor awards those developers po na alam po ng DHSUD na nag-comply. Ayan po, isa na po yan sa isang panuntunan sa pagbili po ng inyong bahay na alam nyo po, awardee pa po yung developer na yan. Yung tinatanong kanina ni Kaedong, yung legitimacy, dun pa lang po, hindi po pwedeng pumunta dyan
at mag-exhibit dyan kundi po legitimate po yung mga sasali sa ating Housing Summit 2022. Okay, maraming salamat po Madam Coordinator, no? At Chairperson po sa ating event next week na po yan, ma'am. Okay, I'll get back to you Madam Teresa and Sir Fernando Tiong. Balikan ko lang ang aking kasama naman dito sa ating Studio A. Yung target beneficiaries po ng event na to, ma'am, baka meron pa kayong idadagdag at paano ba? Oh. Sir Eddie, ang target beneficiaries po natin dito, yung all walks of life. So lahat po ini-encourage natin na magpa-participate dito sa ating housing summit. Mm-mm. So ang mga requirements po dito to join, wala pong hinihingi na kahit ano during the first day. Okay. Oo, libre po 'yan lahat. But on the second day, meron tayong symposium. So meron tayong lectures at trainings ng ating mga professionals. So that is why meron tayong registration to cover yung food lang naman nila for every day of the symposium. Oo. They have a list, master list, ma'am, sa buong Pilipinas, ma'am. Kung, like, may CREBA Baguio tayo, no? CREBA Baguio, nationwide, ilan yan? Siguro, Mr. Tiong ang makakasagot doon sa list ng number of brokers or members ng CREBA Baguio, Benguet, and the whole of... Pero yung attendees dito, ma'am, yung participants, kahit CREBA, ibang region ba siya? O, pwede sila? Open po yan, Sir Eddie. Okay. Open sa lahat. Okay. Yes. Thank you very much. At kakailan, paganda po ng paganda ang ating usapan tungkol sa mga benepisyong maari po ninyong pakinabangan sa Housing Summit na po yan. Ha? Kaya huwag naman po kayong bibitiw sa ating mainit na talakayan. Ito ang... Issue at Servisyo. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ang lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Nagbabalik po ang Issue at Servisyo. Minsan pa, Kailian, inaanyayan po namin po kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel at PTV Cordillera. I-like at i-follow na rin po kami sa Facebook at PTV Cordillera Public Affairs upang wala po kayong makaligtang episode ng ating programang sumasayim papawid tuwing Biyernes ng hapon. Siyempre, dito lamang po sa PTV Cordillera. Director, yung pag-uusapan natin yung regarding yung public and private partnerships in the Housing Summit, can you tell us more about this significant process nito, ma'am? Oo. PPIs, ano? Yung PPPs. So yung ating significant role no ng ating mga partners sa Housing Summit. So ito yung sa CREBA and other developers. So meron tayong 25 na sponsors, Sir Eddie. Okay. Dito sa event na ito, all local developers here in Cordillera. Kasama po natin dito yung mga binabanggit kanina ni Ma'am Tess no, Santillan na mga sponsors natin. Mga hotels, resort, memorial parks, columbarium, kasama po yan sa ating mga sponsors, Sir Eddie. Mm-hmm. So, ang nag-spearhead po nito doon sa finances is the CREBA. So, sila po talaga ang naghahanap ng mga sponsors na para maipush to itong event na ito. Okay. Yan. So, very significant itong ating activities next week, Sir Eddie, kasi... I-walk through
i-walk through kita doon sa ating Department of Human Settlements. So, okay. In 1973, parang ano, no? Going back, 1973 to 1976, President Ferdinand Marcos created, no, the Human Settlements Commission. So ito yung talagang, kung maalala natin, ito yung pabahay, no, Bliss project ni then Imelda Marcos. So sila yung naglulunsad ng pamayanang pambahay. Pamayanan sa Pilipino. Okay. So, very significant, very timely yung event na ito dahil nga yung ating secretary, ako sir, siya yung through his initiative, in-enroll niya itong programa ng Abot Kayang Pabahay para sa pamayanang Pilipino. Okay. So, very timely yung ating theme, Sir Eddie, na to reach out doon sa ating mga kailan dito yung Cordillera na mayroon tayong programang pabahay na in partnership with our private sector. So, hindi po natin magagawa yung programa na ito kung wala po yung partnership natin sa ating mga kasama sa real estate industry. Okay, nabanggit nyo ang real estate industry. Yan, nandito na sa ating linya naman si Sir Fernando Tiong as the president ng CREBA Baguio, Benguet. So, binigyan kayo ng pagpupugay at appreciation, sir, nga dakilti participation jo when it comes to financial, no? Finances, sponsorship. Nya pa digiti nakita yung nagbalin nga karit itireto yung event tayo, sir. About the dito nga housing summit ima kayo? Yes, sir. Okay. Una-una, akyaman kami pay manen kini regional director engineer Mary Amoroso. Tagapoti idea da iti nag-organize dito yung housing summit. Okay. Iti purpose na ti makatunong nagiti tatao dito'y aside din negosyente ipustro ng iti projects dito Baguio and makatunong ti sabsabari nga tao. Iti ay nang ti purpose. So nga na-partner kami ti CREBA in DHSUD i-organize dito yung housing summit. Okay, total na adda kayo itili niya, Mr. President. Kasapno, edi aramidan tayo, sir, to maintain yung relationship. Mas fully developed ken mas naununag pa iti relationship tayo, iti DHSUD at the same time with your members and officers iti CREBA, sir. Okay, the real estate business di Baguio, hados makita yo in the past 40 years, no kasano ag-develop di Baguio. So, amin tayo, example, hotel business is part of the real estate. Condominium is a real estate. Akitaktag katibalay, real estate diay. So, the real estate always is part the economy ti may sanga city. Even the buong nga Pilipinas is real estate is always ada iti support the economy. So, it's providing the example, employment. Investor, everything, once na nabom ti real estate business, amin sumusurot ijayan. So, dito yung iti real estate, always masapo paknaan ijay audit dan city. Example, our developer in the past 15 years, hadas kapartner mi dito yung DHSUD. Before is HHURB, because we need comply always ng iti papers. Ingang adati license to sell na bago ka makadako. So always, dito CREBA is educate our members, developer. We need always comply the all the papers before tayo starting aglako, tano iwasan ti penalty, tama pakita tayo jay, na pintas yung record tayo, na awan ti violation tayo. So always, ijay partner kami is DHSUD, taga po, in out kami na comply iti nang iti papapeles. So nga iti na build kami ti dong relationship di DHSUD in our developer in community. Sige, at kakailan bago tuluyang magtapos po ang ating programa, bibigyan natin po ng pagkakataon ang ating mga panawin para ipahayag ang kanilang commitment sa ating mga kababayan. Puro real ang pinag-usapan dito, real estate, real talk at real program ng People's Television.
Unahin po natin. Yan, Mr. President, balikan ka namin. Sir Fernando Tiong, ang president po ng CREBA, Baguio Benguet. Go ahead, Sir Fernando. Ang inyo pong commitment or any final say or final word? As may isa nga citizen dito'y community, may isa nga negosyente dito'y Baguio, I thankful our CREBA members very supporting our project. In the past 10 years, our condominium development without the community support, hindi namin makasaking ganito rin ng mga negosyo namin. So, amin jay kwami, balak mino, anya tinanggapo jay society tayo, adati i-back to society, i-share tayo jay blessing to others. So, detoy, commitment is always support the our community as needed. Ano anya ti may tulong mi ulay anya nga we through our business is share the always the blessings to others. Okay, maraming salamat po Mr. President ng Chamber of Real Estate Brokers Association Baguio Benguet. At this point, I'll give you the floor, Madam Chairperson ng Housing Summit 2022. At the same time, one of the board of directors ng CREBA, na rin, no? And president po ng RIBAP. Madam Maria Teresa Santillan, go ahead, ma'am. Thank you, Eddie. Gusto ko lang pong uli imbitahin ang lahat ng nakikinig at nanonood po dito sa ating PTB4 issue at serbisyo. Pumunta po tayo sa New Town Plaza. That will be October 18, 19, 20, and 21. Ano po ang magiging commitment ko po sa inyo? It will be fun. It will be a very good festivity. May enjoy po ninyo. Magsasaya po tayo. Magsama-sama po tayo. October 18, 19, 20, and 21. See you all. See you then, Madam. At maraming salamat once again, Sir Fernando Tiong ng CREBA at saka Madam Chairperson sa pagpili niyo po sa akin bilang host po. Opening and then closing. Oh, Madam Director. Yan. Ating napakasipag at napaka-low profile nating director. Kahit niya nga rod, ma'am, baka dapat i-pambakada yun or in line sa ating pambansang pabahay program at sa ating pong housing summit with the theme, Abot Kayang Pabahay Tungo sa Panatag na Buhay. Go ahead, Director. Sir Eddie, ako po'y nananawagan sa lahat ng mga local government units through the local chief executives na mag-submit na po kayo ng inyong proposal to avail of this housing program of the Department of Human Settlements. And rest assured na nandito lang kami kaakibat sa inyo na sa pag-prepare ng inyong mga documentary requirements, tumutulong din po kami, Sir Eddie, para lang ma-fast track yung ating programa na ito. So sa lahat ng mga nanonood, sana magkita-kita tayo sa New Town Plaza Event Center on October 18 to 21, Housing Summit of DHSUD Cordillera. Okay, maraming salamat once again, Regional Director, Ma'am Engineer Mary Amoroso, yes, ng DHSUD Cordillera. Mabuhay pa kayo, ma'am. Thank you very much. See you much, then. Bueno, kailan, sadyang napakahalaga nga para sa lahat ang magkaroon ng maayos na bahay na sa kalaunay, matatawag po na tahanan, winubalay nga kunada, or home, mga kakailan, kung saan nating sisimulang buuin at kamtin ang ating po mga pangarap at tagumpay sa buhay. At hindi malayong mangyayari yan sa tulong po ng mga iginagalang po na personalidad na ating nakasama ngayong hapon. Tandaan, hindi man tayo gaano kayaman, ika nga nila, abot kayang pabahay tungo sa panatag na buhay. Bueno, aminsan paingin ka, magyaman papagayam, itinkay panang tarabay, iti programa tayo itamalang tibiyernes, aging gaiti, sumaroon naman yan ha, nga nabara kinapnoan kay papanan na diskusyon dito ay isyo at serbisyo. Tsaka po ni Eddie Carta, na imbaga malam, kata kayo amin. Director, mabuhay! Yes.